Okay. Ito. Sige, ma'am. Isa siyang ano, ma'am. Sige, ma'am. Cross natin eh. Isa siyang ano, ma'am. Isa po siyang edukado. Okay. Respetadong tao. Okay. Hindi man loloko. Yun po ang ano niya sa akin at ano po siya. God-fearing po siya. May takot po sa Diyos. Yun po. Si Mary Jane Comilang, isa po siyang OFW sa Paris. Hingi siya ng tulong sa iyo, idol, na makausap ang kanyang ex-boyfriend dahil nais niyang malinawan kung bakit bigla na lang siyang hiniwalayan nito. Nais niya din nga mabalik sa kanya yung mga alahas na nabigay niya dito, idol. Madam, magandang hapon. Magandang hapon po. Bakit kayo nagbigay ng pagkarami-raming alahas? Hindi naman po marami po. Bali, 2 kwintas lang po na iniwan ko sa kanya at saka yung bigay ko sa kanya po. Gaano kay katagal magkarelasyon? Bali, 5 years po. Ano nangyari? Hindi ko po alam po. Dahil kampanting-kampanti po ako nagtatrabaho. Wala kaming pinag-awayan, wala kaming tampuhan. Bigla na lang po. Mga December 2016 po. Yung last na, kasi meron po kaming hinuhulugan na sasakyan po. Vigon po. Okay. Tapos, last po yun na hulog ko. Last din po na nag-usap po kami ng December 17. Pagkatapos hindi ko na po makontak, hindi ko po alam po anong dahilan. Bali, ano na lang po siya. Yung blinoke po niya ako, mag-oon lang po siya. Opo, mag-oon lang po siya kung may sasabihin niya sa akin. Tapos nagmamakaawa ako sa mga kapatid, sa nanay niya. Wala pong sinasabi. Paano po nakilala tong si Gregorio Matias? Nagkakilala po kami sa kababata po niya, na kaibigan ko po. Mr. Matias, magandang hapon. Magandang hapon din po, sir. Sir, andito po si Madam Mary Jane. Opo, opo. Ano bang nangyari, sir, sa inyong dalawa? Nung time po kasi na nasa ibang bansa po siya, eh siyempre medyo malayo po. Eh, nagkataon po kasing aksidente, nagkita po ulit kami ng dating girlfriend ko at nagkaibigan po ulit kami. Bago po naman po nangyari po yun, nagsorry naman po ko sa kanya, ganito ka ako kasi nagkita na kami ng girlfriend ko at ito may dinagdadalang tao na tao. Nagdadalang tao na? Opo, opo. Kasi ibig sabihin, na po kami noon. Tumatanggap po siya ng pera sa akin na may kinakasama na po pala. Correct. Sige, ma'am, usap po na kayo. Ano? Andito na ako. Kumusta ka na? Ikaw naman kung ano naman. Huwag mo naman sabihin tumatanggap ako ng pera. Blinoke mo ako. Wala na akong komunikasyon sa'yo. Ito, Mary, wala kayong formal na o ano. Huwag kang magdadagdag ng kwento. Hindi. Kasi meron akong mga ano dito. Meron akong mga proof. Mga ano mo. Mga... Hindi ako hinihingi ng pera sa'yo. Kung sa mong binibigay, sabi ko nga sa'yo, bakit ka magbibigay? May trabaho sinungaling naman ako. Ang laki mong sinungaling, Greg. Huwag kang magdadagdag ng kwento. Kasi nakakaya na ko naman, no? Ako, Greg, mabait akong tao, naging mabait ako sa pamilya mo. Pero ano itong ginawa mo sa akin? Nagkasakit ako. Sir, humihingi ako sa kanya ng tulong. Nung 2017 kasi po, nagkasakit ang mother ko, humihingi po ako ng pambili ko ng gamot kasi stress na po ako. Pero nising ko, walang binibigay sa akin. Okay, sir, bakit ganun? Sir, kalalaki mong tao, nanguhutot ka ng pera sa girlfriend mo? Sir, hindi po ako nanguhutot, sir. May trabaho po ako. Ang ano ko sa kanya, hindi naman po ako nanghihingi. Kusa po niya binibigay yan. Sir, sabihin na natin kusa niyang binibigay. Pero kung meron po kayong hiya, alright? Kung may natitira pang hiya sa inyo, alam nyo na hindi mo siya gusto at kayo po'y nagkaigihan na ng ex mo, hindi mo na sana tinatanggap yung mga regalo niya. Sana sinasabi mo sa kanya, pasensya na ha, ayaw kitang paasahin, meron na akong bagong karelasyon, yung girlfriend ko noon, sorry na, hindi ko matatanggap yan. Hindi po. Sinungaling ka na naman. Ako, Greg, alam ng Diyos yan, hindi ako nagsisinungaling sa'yo. Lahat sinaboy ko sa'yo. Ano itong ginawa mo? Eto, tanungin kita, dahil sinabi mo na hindi ka kawala nung nakilala mo ako. Sige, patunayan ko sa'yo, bakit ka humiram sa akin ng puhunan? Nagtinda ka ng karne ng baboy. Magkano po hiniram? Bali, 10,000 po binigay ko po. Oh. At pagkatapos noon, nung kalaunan po, tinanong ko asa na yung puhunan. Sabi niya wala po dahil marami daw po siyang binabayaran dahil mayroon siyang hinuhulugan na isang motor po. At pagkatapos noon, di siyempre po, nagmahal po ako. Sige lang, parang ano naman dahil puro hirap eh. Sa hirap ng buhay. So mga magkano pong pera na ibigay niyo sa kanya lahat-lahat sa palagay lahat niyo? Lahat po. Oh, may listahan si madam. Mga magkano po tansya niyo? Ito po lahat. Oh, nakadetalye. Oh, hindi po niya amin. 121,000, 140,000. Nasa akin lahat po ang resibo. 125, 1, 2, 3, 4, 5. Naku, mahigit ka lahating milyon, sir. Nagpabili pa sa akin ng bilyar po. Anong sabi po niya sa akin? 5, lumabas 6, lang. 7. Oh. Mr. Matias, kailan ho kayo nagkabalikan ng iyong ex-girlfriend?
3 years na po. Ano po yung 3 years? Anong year po yun? 2014 po. Okay, noong 2014, 2015, 2016, patuloy ka pa rin nangihigop po ng mga salapi. Sorry sir ha, medyo mababo yung higop eh. Lumalamon ng salapi ni Ma'am Mary Jane. Sir. Huwag naman, naman ho sana ganyan. Sir, hindi naman ho totoo yan. Sir, ito sa detalyado, sir. Hindi ako nangihingi po dyan. Hindi po ako nangihingi kahit kailan po. Hindi ako nangihingi po sa kanya. Yan ang hinihingi. Yung bilyar na pinabili mo sa akin. Ano pang sinabi mo sa akin? Hindi ko sa'yo kung yung bilyar na nabili mo. Di ba sabi mo si Rana, bulok na. Anong sinabi ng mga kapitbahay mo doon? Ibinenta mo. Eh kasi nakabulok, naulanan. Oh, imposible, binenta mo. Sir, binenta sir, mo. Kung bulok ang bilyaran, walang bibili niyan. Ibinenta. Hindi po, ibinenta po. Po. Kasi sabi mo, bulok na naulan ang binenta. Sir, wala namang siraulong bilyarista na bibili po ng bulok ng bilyaran. Kaya ko po binenta po yun, kasi nga po, naulanan na po siya. Pero nagamit na po yun, naulanan po. Hindi sir, sir, dito nakikita niyo yung pagiging sinungaling. Sorry sir, pagiging sinungaling sabi mo, binenta mo kasi bulok na at naulanan. Sabi ko, opo, bulok na po. Sir, ko na po kasi sir, walang bibili na ng bilyaran na bulok. Yung bibili nung paano pa siya kinabangan, paano pa siya makapagbilyar kung bulok na. Hindi po, marirap. Sabihin mo sir, binenta mo yun kasi kailangan mo ng pera. At sumunod po, meron po akong niregalong bracelet sa kanya. Pero naibalik po sa akin yon. Pero nung isinanla niya, ako po ang tumubos dahil tatlong buwan po silang hindi nakapagbayad po ng nirerentahan nilang bahay. 37,000 po, pero nakuha rin niya. Pabuhayin na natin mga pera. Opo, dahil sa panloloko po niya sa akin, kampanting-kampanti po ako, wala akong kasalanan sa kanya, wala akong ginawang masama sa kanya. Ilan taon po kayo, ma'am? 58 po. Ilan taon po kayo, sir? 47 po. Mukhang hindi na ata kayo magkakabalikan, sir, kasi sabi mo. Ay, hindi na rin po. Ayoko na rin po. At meron ka na rin basta, bago yung ex mo. Kasi niloko niya ako, dapat lang po ibalik po niya sa akin. Matagal na pala silang nagkabalikan. Bakit pa siya nag-ano sa akin? Dahil kasal, ano, lagi niya akong pinagsasabihan. Lagi niya akong pinagsasabihan na pakasalan po kami kaya noon. Bago pa kami nagkabalik, ano? Sinex na kita. Anong pinagsabihan? Wala, wala. Wala kang sinabi sa akin. Yung time na yon, 2016 mo lang sinabi. 2017 mo sa akin itinext na nagkita kayo ng girlfriend mo. Kayo na, asan po ako lulugar sa buhay niya ngayon po? Tama. Wala po. Mabuti po akong tao. Hindi ko siya minura. Hindi ako nagwala sa kanila. Dahil stress na po ako nun dahil may sakit po ang mother ko. Tapos namatay ng May yung mother ko. That's a stress. Dahil sa stress. Sir Gregory, kanina niyo pa panimbanggit na meron kayong trabaho. Ano trabaho niyo po? Meron po kasi akong kantin, sir. Ano po? 2014 po kasi nag-start ako po dyan sa kantin. May kantin po kayo? 2014. Opo. Kayo po mayari ng kantin? Opo. Saan po kayo kumuha ng punas para sa kantin? Di, meron kasi akong financier siya na tumulong po sa akin noon. Sino po yung financier na yun? Babae din? Babae po. O yun, hututero ka pala talaga. Certified hututero. Hindi po. Baka sabihin ko ang kumari totoo. Kumari po ng kapatid ko po yun. Greg. Kung bakit yung sinabi mo sa akin lagi na kung magpadala ako, magdagdag ka dahil wala akong allowance dahil mahina ang kita ng kantin. Dahil yung pinang business mo, di ba sinabi mo sa akin na galing sa masama. Galing sa masama. O yan po ang lagi niyo sa akin po. Hindi ko po alam. Basta yun lang po ang sabi sa akin. Wala akong sinasabi sa'yo ganyan. Galing sa masama. Huwag ka naman magdadagdag. Ay naku, huwag kang sinungaling, Greg. Ibig niya sabihin galing sa masama, galing sa panghuhut-hut. Ikaw naman baka iniisip mo galing sa droga. Sa panghuhutot, masama yung manghuhutot, sir eh. Okay na ba sa'yo yun? Galing sa panghuhutot, yung kapital. Buong buhay ko po siya, nagtatrabaho po ako man na marangal. Tumutulong pa ako sa mga kamalagana ko. Sir, yung ikaw mismo nagsabi, may trabaho ka. Sabi ko, ano yung trabaho mo? Sabi mo, may negosyo kang kantin. Saan galing yung kantin? Galing sa babae. Tapos ngayon, itong nagreklamo sa'yo, si Mary Jane, na hututan mo, 1 plus 1, hutot sa una, hutot sa pangalawa, equals hututero. Hindi po ako ganun, sir. Oh, anong tawag ng sarili mo, sir? Gold digger. Yung puhunan ko po doon, binayaran ko din po yun sa kumari po ng kapatid ko. Hindi ho ako nanghuhutot, sir. Hindi, kahit kailan po, hindi ako marunong manghuhutot. Hindi naman po ako gwapo. Kung gwapo sana, pwede gawin ng isang tao yun. Pero hindi ho, kahit kailan, lumangupit nga po sa magulang ko, hindi ho ginagawa. Sir, sir. So, ibig sabihin, ang mga gwapo, hututero, mga pangit, hindi man manghutot. Wala naman ho sinasabing ganyan, sir. Pangit ka ba o gwapo ka? Feeling. Hindi ho pangit, sir. Hindi naman ho gwapo. Normal na tao lang ho ako, sir. Normal ka na tao. Ano ba itsura nito, ma'am? Pwede makita? Kasi sabi niya, hindi naman daw siya gwapo para hututan. Ba't po kasi nagustuhan ito, ma'am? Ba't ka kasi nagbigay ng bigay? Sir, mabait po siya nung ano. Kasi nga po, umabot po kami ng 4 years. Wala naman pong ano. Wala naman pong... Pero ngayon, sir, yung sinong hinuhututan mo ngayon, sir? Ayan siya. Paano ka makabayad nito, sir, kay madam? Wala naman ako dapat bayaran dyan, sir, kasi hindi ako manangingi sa kanya. Isipusan niya kung binibigay yan, sir. Alam mo, namatay nga yung anak ko dahil sa kagagawan mo na yan. Na-stress yung asawa ko. Ay, naku, mag ano yan. Karma sa'yo yan. Oh, ito, sir, at mga netizen.
kayo mag-decide kung guwapo ano ba si sir, guwapo ba o ano, o ano ba. Ayan, direct. Ayan, si sir. Oh, ayan si sir. Mga netizen, ano sa palagay nyo? Partida yan, ha? Hindi namin pinakita sa baba. Pag nakita sa baba, baka lalo kayo magulat. Ah, okay. So, anyway, galing naman sa kanya yung salitang hindi naman ako gwapo, sabi niya. Sir, ganin na lamang. Pakisoli na lang po sir yung mga perang nakuha niyo sa kanya, pwede ba sir? Yun ang wala, kasi sir, yung canteen ko po sa ano, hyper, nagsara na rin po. So, hindi ko, ano, kasi hindi naman ako nangihingi po sa kanya, talagang totoo lang po. Hindi ako nangihingi sa kanya. Gusto mo ipakita ko yung mga, bakit mo tatanungin magkano ang ipinapadala ko sa'yo? Huwag ka naman ganyan, Mary. Eh. Sus ko Mariusip naman. Sus Mariusip? Niloko, ako ang niloko mo, Greg. Alam mo po, sir, kahit yung babae po, Mary, nagpasalamat po sa akin, hindi ko siya kilala. Hindi kita niloko, hindi ang kita niloko. Ang sabi ng babae sa akin, kapal mo. Pagmubuhon ka na kasi, huwag mo nang, ano, magpagay. Sabihin sa akin ng babae na ang kapal ko, nakapal daw ako. Tapos, thank you for helping, Greg. Ano po yun? Nag-replace lang ako sa babae? Pasensya na, ma'am. Ito ay para na, naman, eh, sa lahat ng mga kababaihan na nanonood sa atin, nakikinig. Hindi lang po ikaw ang nag-iisa na naging galante sa mga lalaki na manghut-hut. Bakit po kasi kayo nagpadala sa kanyang kagwapuhan? Sorry, sa kanyang itsyo? Ba't kayo, kabaitan pala, yun ang right word. Ba't kayo nagpadala sa kanyang kabaitan? At may pamilya po ba kayo dito, ma'am? Dati po may mother po ako. May mga anak kayo? Meron po, pero wala sa akin po. Pero kaya asawa na rin po. Dapat, ma'am, ito yung sinasabi ko sa mga OFW natin. Nagsisave na lang po kayo, binabangko niya para pagbalik niyo tulad nito. At least may mga naitabi kayo kaysa naman magbibigay ka ng pera tulad nito, napupunta sa wala, lulukuhin lang kayo. Sayang yung pinagpawisan niyo. Kung meron kayong kamag-anak, sa nanay niyo, ibigay niyo, at least may pakinabang pa kamag-anak niyo. Yun po, hindi ko po naisip yun sa kanya, nalukuhin niya ako dahil sabi po niya, isa po siyang edukado, respetadong tao, hindi man luloko. Okay. Ito. Sige, ma'am. Isa siyang ano, ma'am. Sige, ma'am. Rosa, direk. Isa siyang ano, ma'am. Isa po siyang edukado. Okay. Respetadong tao. Okay. Hindi man loloko. Yun po ang ano niya sa akin at ano po siya. God-fearing po siya. May takot po sa Diyos. Yun po. Kasi sabi ni ma'am, isa siyang respetado, edukado, hindi siya man loloko. Hindi man loloko. God-fearing po siya. God-fearing pa. Opo, may takot sa Diyos. May takot sa Diyos. At mabait. Bakit pati kinikinig tinusok mo? Ikaw naman. May pinapatawa ko lang kayo para mawala yung high blood nyo. Hello, sir. So, paano ito, sir? Magbigay na lang kayo kung magkano po yung pwede nyo maibigay para naman mabawasan yung sama ng loob ni madam. Sir. Ayun po. Hindi pala kayo nag-ahit ng kinikiri. Sir. Ah, dapat siya nag-ahit kayo ng kilikili nyo. Sorry, sir. Ay, nako. Anyway, ma'am, yung 700, malaking pera yan. Baka hindi niyo po mabigay ng biglaan. Sir, ano bang property meron ka, sir, doon sa 700 na ibigay po sa inyo? Magkano po yung na-invest nyo sa properties na doon na lang po natin kukunin yon, yung may balik nyo kay madam? Oh, wala po kung anong property, sir. Wala po. E nasaan po napunta yung 700,000? Kahit kwentahin ko naman po, hindi naman po haabot ang 700,000 po yun. Sir, detalyado po si pera pa yung cash. Ito po ang resibo po. Pangalan po niya lahat ito. Sir, detalyado si madam, oh. Meron pa mga resibo. Pera yung cash pa na bilayay ko. Oh. Wag na 'yon po. Hindi ko na kukunin. Yung pera niya kompleto, sir, ang kapal. Pero, sir, pangalan po niya lahat. Ano po ang sinabi ko? Hindi ho ako nanghihingi sa kanya, ibinibigyan niya po. Sabi ko, bakit mo ako bibigyan? Hindi niya lang kasi maintindihan, sir. Bakit mo ako gaganituhin. Mm-hmm. Ang galing mo, no? Di ba nagkasakit ang mother ko? Di ba lagi mo tanggapin sinasabi? Mo lang, Mary. Yung, mo na lang, Mary, yung kotse na hinuhulugan natin, anong sabi mo sa akin? Mag-move-on ka naman. Diyos ko, hindi na pwede. Anong sabi mo sa akin sa kotse na hinuhulugan natin? Huwag kang late na magbigay dahil ayaw kong magbayad ng penalty dahil sayang yung ibinabayad. At dahil mo sinasabi, ano yun? Naman ako sinasabi sa'yo ganyan. Ganito pang gagawin natin, sir. Magpipirmahan po kayo sa barangay, sir, na kayo po ay magbabayad kung magkano po yung kaya nyo base po sa inyong sweldo, utay-utay. Kapag hindi po kayo sumunod, then kakasuhan po kayo. Bibigyan si ma'am ng certificate of file action para iakit po yung kaso sa korte. Okay, sir? Hindi ako makabayad ng ganyan sa kulad pang iniisip niya, sir. Magkano na po kayo, sir?
Yung binibigay niyang yan, sir, hindi ko naman talaga hinihingi yan, sir. Kung bakit, ganyan. Kung alam ko lang sana ganyan na mangyari sa amin, hindi sana, hindi na ako... Eh, kung alam ko lang nalokohin mo ako, bakit pa ako makipagrelasyon sa'yo? Hindi ko sinadyang niloko kita, Mary. Hindi ko sinadya. Dahil gusto, anong gusto hindi sinadya? Sino naman kang ibigay yung inahanap ko? Ayun ako. Ikaw ba? Abang buhay, magsasama tayo. Wala naman tayong... Anong gagawin natin? Eh, gusto ko magkaanak. Ikaw naman. Oh, isipin mo nga naman yung kalagayan ko. Diba sinabi mo, hindi mo na kailangan ng anak? Dami mong sinabi sa akin, kaya nagtiwala ako sa'yo. Sir Gregorio, yung palusot mo na kasi gusto ko magkaanak, kung talagang mahal mo itong si ma'am, pwede naman kayo mag-ampon. Yung pamangkin po niya. Yung sabi niyang naamponin po namin. Pinag-aaral ko po yun. Hindi pwedeng dahilan nyo na gusto kasi magkaanak, kaya iniwan kita at nagkipagrelasyon ako dun sa pwede mag-anak. Malatuba na kasagutan yun, sir. So, wala po sa lugar yun. Masiset po ako ng araw at kasapin niya po ang nanay ko. Ang nanay ko po makapagpapatunay po dyan kung gaano ano. Ay, hututero ka na. Bonjing ka pa pala. Ngayon ako nakarinig na hututerong bonjing. Sir naman. Napakasama namang ano po yan, sir. Hindi ako kanyang tulad ng sinasabi ka. Panindigan mo yung panloloko mo sa akin. Panindigan hindi kita niloko, Mayor. Hindi kita niloko. Ano anong ginawa mo sa akin kung hindi mo ako niloko? Walang nakakalam. Sir, sa totoo lang po, wala pang nakakalam. So, sir, ibig sabihin, sir, disenteng tao ka, sir? Wala po akong sinasabi ganyan, sir. Kasi hindi naman ako martin tao, hindi ako disenteng tao. Normal na tao lang po ako, sir. Normal lang. Normal. Yan. Close up niyo ulit. Direk. Para makilala po yung mga kaibigan niya po. Mga kaibigan niyang mga doktor, mga pulis na sinasabi niyo sa akin. Kaya nagtiwala po ako sa kanya. Sige, sirain mo yung ano ko. Kasi parang ganyan, pag ganyan ang plano ko talaga eh. Partida pa, hindi pa pinagin sa baba. Ano ang ginawa mo sa akin? Nagmamakaawa ako sa'yo. Ang tiyan nito, malaki. Tapos sa pusod, may mga buhok. Nagmamakaawa po ako sa kanya. Pero wala po, hindi niya po ako pinapansin. Ma'am, doon natin sa barangay pag-usapan para doon magpirmahan doon sa payment plan. Kaso lang po, hindi ko na po alam kung saan po sila tumira ngayon. Lumipat na po sila. Pinuntahan ko po siya. Gusto ko siyang kausapin bago ako pumunta rito, pero wala po sila doon. Ah, nagtago na. Umalis po sila. Hindi ko alam kung saan po. Oh. Dahil wala na, mula nung niloko niya ako, wala na akong komunikasyon sa kanya. No, dahil po yan nag-ano po. Pag nalaman niyo kung saan siya nagtatrabaho, puntahan natin, kausapin natin siya, yung kanyang employee, and then magpirma sa barangay. Yan sa Mandaluyong. Sana ma'am, this will serve as a lesson to everybody. Ulit-ulit namin sinasabi sa mga OFW, alam ko po kung gaano kahirap. Pinaghihirapan niyo po yung pera doon, hindi niyo pinupulot lang yan. Blood, sweat, and tears, ika nga. Sana ma'am, hindi tayo agad-agad namimigay ng perang pinaghihirapan natin. Talagang tinitipid natin yan, sinisave natin yan for the future. Para sa atin, o dilikya para sa mga mahal at sa buhay. Hindi tulad sa mga ganitong klaseng lalaki na walang alam gawin, kung hindi ay yung magpakasasa sa inyong salapi. At ngayon, kapag nakapagsasa na siya sa inyong salapi, eto na agad ang gagawin niya sa inyo. Marami po siyang marami po close siyang up direct, dyan. Please. Ayan. Matapos niyang masamsamang sa inyong salapi, eto na siya. Para ba sinasabi niya, hello, hi, darling. Darling. Oh, mabait po. Sobrang bait po niyan. Okay. Sige, sir, baka pwede sir pag-usapan niyo nang tulang maayos. Okay naman po sa akin yun, sir. Wala namang ano eh. Sige. Kaya pong gusto ko yung... Sir, sir, pwede ba kayo pumunta rito, sir? Mali mo nyo, sir. Baka magbagong isip naman at hindi ka na sisingilin. Mali nyo, pwede ba kayo pumunta rito bukas, sir? Sir, nasa field po kasi ako ngayon, sir eh. Sa Friday po, pwede? Friday po, pwede po. Ah, sige po. Maraming salamat po, sir, ha.